Kaya sa umaga nito, napakahalaga po na kailangan alam po natin yung mga hakbangin kung paano po natin matanggap ang banal na Espiritu. Regalo ng Diyos yan. Kasi sinabi niya, lahat ng lumalapit sa akin, nananalig sa akin, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung paglapit o yung pananampalataya o yung pananalig, ano po yan? Hindi ganun katali. May proseso po yan. Okay? May proseso po yan. Lalo na pagka tayo po ay nangangailangan ng banal na Espiritu. Kasi yung iba humihinto. Humihinto sila sa pagtanggap. Humihinto sila sa sinabi ng preacher na nabasa lang tanggap. Hindi sila nagpapatuloy. Akala nila, pag tumanggap sila at nanalig sila sa salita ng Diyos at hindi po sumunod sa hakbangin na pinapasabi ng Bible, hindi po sila tago. Kahit na nagpapatuloy yung iba, kaya lang, mababaw. Okay, kaya pag dumating po yung mga bagyo, problema sa buhay, ayun, nagkakaroon po ng mga problema. Hindi nakakapagpatuloy, nagkakaroon din yung tinatawag na shaking time, yung ligligan. Kasi, tatandaan po natin ang Church of God ay may ligligan. Kasi sinabing ligligan, shaking. Kahit ikaw ay mananalig kay Kristo, meron kang pagsubok, may bagyo. Para tayo po ay lalo pang magtiwala sa Kanya. Kaya dito po, believe, act of believing. Okay. Pag sinabing believe, yan ang belief mo eh. Yan ang paniniwala mo eh. Ang inginayos ng Lord, yung paniniwala na nagtitiwala. Okay? Yun ang gusto ng Lord, pananampalataya, yung mga bagay na hindi nakikita. Huwag lang yung mga bagay na nakikita. Kaya yung mga bagay na nakikita mo, paniniwalaan mo, mababaw ka. Ang nais ng Lord na pananampalataya, yung pagtitiwala. Kahit na hindi mo pa nakita, dahil nagtitiwala ka yan, pangako ng Diyos yan, kailangan pagkatiwalaan mo. Maniwala ka, manampalataya ka, na darating ang panahon, may resulta po yan. Amen? Pag sinabi ng Diyos ng pananampalataya, ay yung mga bagay na darating na hindi mo inaasahan. Yun ang pananampalataya. Kagalingan na nararamdaman mo, pero nananalig ka o nanampalataya at nagtitiwala ka sa Diyos na isang araw gagaling ka. Gagaling ka talaga. Amen? Kaya nga hanggang ngayon, buhay ka eh. Kahit na bata ka pa lang, may nararamdaman ka na. Kasi lumalaban ang iyong pananampalataya. Amen po. Tatandaan po natin, hinahanapan na po tayo ng Lord ng pananampalataya na matindi. Hindi naman yung talagang butil nga lang ng mustasa eh. Butil ng mustasa. Pero yung butil ng mustasa na yan, ay maraming ang pag-uukutan yan. Maraming mga bagyong darating sa iyo bago ka magkaroon yan. Amen po? Ang kala nga lang iba, ganoon lang po ng buhay. Hindi po. Ang buhay po, ay minsan tatanungin mo ang Diyos talaga eh. Bakit nangyayari sa iyo yung mga ganong bagay? Matapat ka naman. Sumusunod ka naman. Tutukunin ka rin ng Diyos. May mga paraan ng Diyos para tukunin po tayo. Amen po? Yan dito po, nais ng ating Panginoon na yung hakbangin na yan, kaya matanggap po natin. Kasi pag nagmintis tayo yan, ito, pag hindi natin natanggap yan na mananampalataya, naku, napakahirap maiwan kaya. Napakahirap maiwan. Pag sa rapture, may tribulation siya sa book of Daniel eh. Hindi lahat makakasama. Maraming may iwan. Kaya nga yung ano, twinkling one eye, yung sa kisap mata, kailangan nakahanda. Ano yung sabihin? Yung paniniwala mo, yung pananampalataya mo, yung pananalig mo, kailangan malalim. Kilala mo yung Diyos mo. Alam mo yung salita ng Diyos. Amen? Noon, paliwala kasi bata pa tayo sa faith. Bata pa tayo. Pero ngayon, medyo ano na tayo. Bakit? Kita na natin yung sitwasyon eh. Ano yung sitwasyon ngayon? Iba.
Iba ang panahon ngayon. Kaysa 40 years ago, 30 years ago, 20 years ago, 10 years ago. Tingnan niyo, patindi ng patindi. Ano yung sabihin ng Lord doon? Malapit na. Noong panahon ni Pablo na nangaral sila 2,000 years ago, malapit nang babalik ang Lord. How much more yung panahon natin ngayon? Nandyan na lahat po. O, na-experience naman natin yan eh. Nakita natin, narinig natin, naranasan natin. Pari-pariyo naman tayo eh. Kailangan nais ng Lord, kakaiba ka. Bakit? Eh, kailangan patangkap po ito. Para makatagal ka. Sa kahirapan, sa karamdaman, sa mga problema sa buhay. Kaya nga, regalo ng Diyos yan eh. Kaya nga, Father's business. Yun yung business ng Lord. Ay sabi niya, I will pour out my spirit upon all flesh. Sinabi na natin na sabi niya. Kaya ngayon, hakbang naman para matanggap na natin. Yung iba, mayroon na, kailan dahil sa mga bagyo, sa mga problema, di ba, nagtududa, o kaya nag-greet yung Holy Spirit. Kasi minsan may pinapagawa sa kanya, hindi niya nagagawa. Kaya nag-greet, ibig sabihin, nabibigati. Kaya nandiyan yung Holy Spirit, hindi makakilos. Kaya pag may mga nararamdaman po tayo, may kalungkutan tayo, dapat comforter ang Holy Spirit eh. Sinabi yan ang book of John. At chapter 16, the Holy Spirit is comforter. The Holy Spirit is the guidance. Patubay yan. Yung double truth, tadaling ka sa buong katotohanan. Yung problema mo, malalaman mo yan habang sumusunod ka, puspos ka ng Holy Spirit, ipaparamdam sa iyo ng Lord, ipapakita sa iyo ng Lord, at ipapaalam sa iyo ng Lord na kalooban niya pala yun para matuto ka sa buhay. Para magtiwala ka sa kanya. Para lalo ka pa magtiwala sa kanyang salita. Kaya ang dami ng preaching dito, walking with Jesus, Father's business, His tips in receiving the Holy Spirit, hindi na nakukulang ang Lord. Ang kailangan natin lagi puspos. Kasi anytime yung trumpet sound, makakaroon ng malakas na sigaw. O, dapat makarinig mo yung sigaw. The sound of the trumpet of the Lord. O, sinabi niya po yan sa 1 Corinthians chapter 4, kung hindi ako nagkakamali. Okay. Kaya nais ng Lord na meron tayong tinatawag na belief, yung trust, yung faithfulness. John chapter 6 verse 69. Also, we have come to believe and know that you are the Christ, the Son of the Living God. Pag sinabing the Christ, the Son, the Living God, banal ng Diyos. Ibig sabihin nung si Kristo ay nagbi-ministry, siya na po yung talagang daan ng lahat. Ibig sabihin lahat ng yung kaligtasan, everlasting life, kagalingan, abundant life, siya lahat. Pinuno niya na po yan, tinapos niya sa cross. Ngayon, manalig ka na lang at sumunod ka. Para makaptan po natin yan. Pag sinabing you are the Christ, kilala mo na siya, na-legible ka na, na siya yung nakapagligtas, na siya yung Panginoon, na siya yung Panginoong Diyos, na siya nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kilala mo na dapat ito. Pag may pinapagawa sa'yo at maglilingkod ka, alam mo na yung pinaglilingkuran mo. At yung ministry mo, kailan seryoso ka rin. Amen? Andiyan pa kayo. Lahat tayo may ministry dapat dito eh. Merong ministry ng kalalakihan, may ministry ng kababaihan, may ministry ng mayang people, may ministry ng children's ministry. Hindi na nakulang ang Lord. Papasok ka na lang doon kung anong age bracket mo. Kailangan may gagawin ka. Pag nagkaroon tayo ng corporate anointing, alam niyo corporate anointing? Lahat po tayo ay nagkaisa. At baon na baon yung Holy Spirit, pati yung fasting natin yung Saturday. Eh dapat, puro revival tayo rito eh. Pagtayo pa lang natin, pagpuri pa na lang natin, tama na nung mga ano yung anointing. Inanaman na tayo kasi lang nung anointing eh. Bakit? Hindi tayo pwedeng ano, matablay. Abutan ka na nung na ganyan. Ano sabi ng Lord? Malahini nga. Alam niyo malahini nga? Paano ka magpuri sa Diyos? Paano ka sumamba sa Diyos? Eh, nagpapatira pa yung mga sumasamba sa Diyos. Lumuluha sila.
They cry out, they shout out. Hindi nila hinahiya yun. Tingnan mo kung napapagaling ang ating Panginoon. O yung mga nananalig sa kanya. Yung 12 years old na inaga, 12 years na inagasa ng dugo. 12 years. Ubus na ang pera niya, sabi ng Bible. Eh. Pero nung nalaman niya na darating ang Lord, anong nasa isip niya? Anong pananampalataya meron siya? Mahawakan ko lang yung laylaya ng kanyang damit. Gagaling na. Pero tayo mismo, humayong sinabi ng Lord ko. Eh, paano mo malalaman na si Kristo na sanong nalibigan? Eh, nalalaman mo lang. Pero yung buhay talaga, yung pagkilo siya sa buhay mo, dapat maramdaman mo yan. Yung walang wala ba na, tapos magkakaroon ka, wala kang ibang inaasahan, kundi siya lang. Na-experience yun ngayon. Dapat lang tayo experience na. Kasi pare-pareho yung Holy Spirit eh. Yung kaligtasan. Ano naman ang Lord niya? Bigay niya sa lahat yan eh. Walang favoritism yan. Kaya kung ano yung natatanggap ng leader, natatanggap ng mga ano, natatanggap nyo rin. Ito, di ba? Amen po? Yun ang pananampalataya. Kaya pag puspos ka, ganun katindi mo. Kahit na nung nararamdaman mo, binigyan ka na lang ng future ng Lord eh. Inawakan na nga niya yung future mo eh. Ang kailangan na lang magtumayo ka, tumindig ka, at sumunod ka sa pinagsasabi niya. Oh, yan pa ba kayo, mga viewers? Ay, magpupuri ka talaga sa Diyos, sumunod ka sa tuwa eh. Amen? Kahit na hindi ka makaano at sa makaramdaman, ako, mga kapatid. Bakit ikilala mo na siya, naligyabulo ka na eh. Tasan of the living God. Bakit tasan of the living God? Eh, anointed one yan eh. Kaya ikaw bumaba siya eh, para yung pagpapala ng lahat ng tao ay dibigay niya yung pangaral niya. Ano ba? Ano kung ever lives and believes in me shall never die? Grabe. Oh, sabi mo siya katabi, hindi ka mamamatay. Oh, hindi sila naniniwala. Sino na sabi nito? Ha? Pag sinabi, I'm forever lives, yung mga buhay na nananalig o nanampalataya o nagtitiwala sa akin, hindi sila mamamatay. Naniniwala ba kayo rito? E buhay ka eh. Ibig sabihin, pag nakasunod ka, nagtitiwala ka. Ibig sabihin, yung physical mo mamamatay. Pero yung kaluluwa mo, hindi. Ang mga mananampalataya ay hindi namamatay, natutulog lang. Take note, dalawang kamatayan. Isang kamatayan, pag inabutan kayo physical, na kamatayan. Yung kamatayan spiritual, yun yung injudges. Okay? Kaya pag wala kang sabog of life, talaga talaga. Alam mo na kung saan katutubo. Kaya nga, pag sinabi ng Lord na never die, yes, nagkakasakit ka, tumatanda ka, uminat ka, pero yung kaluluwa na nasa iyo nung malaban, yun ang hindi namamatay. Kahit na bumigay na yung katawan mo, yung kaluluwa buhay. Kasi yun yung lalagyan ng laman ng Diyos. Yung katawan na hindi nabubulong. Kung ano yung structure ng katawan mo at sura mo, yun din yung structure ng kaluluwa mo. Kaya pagdating natin sa judgment day, spiritual yan. O, kung ano yung sura mo dito, ano din sura mo doon, pero spiritual na. Nabihisan ka na ng katawang panlangit. Kasi yung katawan natin ngayon, panlupa. Kaya nabubulong, nagkakasakit, nagugutom. Kaya nung ang Lord, nangangaral siya, hindi ka mamamatay. Ibig sabihin, pag naniwala kayo, nagtiwala kayo, sumusunod kayo sa akin, puspos kayo ng Holy Spirit. Diba? Diba sarap ang buhay ng Kristiyano? Tuloy. Jesus said, I did not say to you that if you would believe, you would see the glory of God. Pag ikaw mananampalataya, makikita mo yung glory ng God sa buhay mo.
dami provision ng Lord sa inyo, hindi nyo napapansin. Yun yung glory ng God. Nakikita nyo lang yung glory ng God pag wala na. Yung talagang sukdulan na. Yung sukdulan yung problema, tapos umali ka. Doon nyo lang, ay, amen. Alam nyo, ang kulang sa mga mananampalataya, no? In everything, give thanks. Pagising mo pala, give thanks. Amen. Yung mga dumarating sa'yo, meron ka pang supply, kahit yung pera mo tama-tama lang, give thanks. Ipinapakita sa'yo yung glory ng Diyos sa buhay mo. Ay dapat, makita natin yan. Maramdaman natin yan. Na ipapamumuhay natin yan. Kaya ikaw yung uniwanag eh. Ginawa tayo ng Lord na you are the light of this world. Let your light so shine to all men. Napakaliwanag. Ano ba? Ano ang dapat nating paniwalaan? Oh, ano yun? Basa. But without faith, pagbasa pa lang eh. Dapat nandun yun yung energy. Bakit very good kay? Hawak na hawak mo yung pangako ng Diyos. Di ba? Kung nagbasa ka dyan, very good. But without faith, it is impossible to please Him. Kaya lahat ng mga lumalapit sa Diyos, dapat manampalataya siya na may Diyos. Kasi pag hindi siya nanalig na may Diyos, paliwala yung kanyang pananampalataya. Kasi siya yung nagbibigay ng ano, nagtimpala sa mga diligently seeking. Kaya kung ikaw ay may kailangan sa Diyos, mabahin man ang palataya ka na may Diyos sa buhay mo. Kasi tayo po ay nanampalataya lang pag may resulta. Kahit na wala pang resulta, kahit na darating pa lang yun, manampalataya ka na. Halimbawa, ang problema ng tao ngayon, ano? Kadalasan. Pera, kabuhayan, sakit. Di ba? Pangatlo, relasyon. Kapag pumasok yung relasyon, emotional na yan. Kahit na wala kang pera, kahit na wala kang sakit. Nangingibabaw na yung emosyon. Ang dami problema ng tao. Ay, tapos yung pananampalataya mo. Hindi na dadagdagan. Yung paglilingkod mo, hindi tumitibay. Yung pag-worship mo, 10 years ago, ganun ka pa rin mag-worship. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Dami ka naman niya nakain. May Diyos. May sagot o wala, may Diyos. Ang Diyos ay nanatiling tapat kahit ang akala mo hindi tapat ang Diyos sa'yo kasi yung gusto mo, hindi pa nabibigay. Kaya ang akala ng tao hindi tapat ang Diyos? No, sir, no, ma'am. Ang Diyos ay tapat sa lahat. Lalo na pagka anak ka. Ang pinapakinggan ng Diyos, yung mga matutuwid. Ang mata ng Diyos ay nakatuon sa mga matutuwid, hindi dun sa mga unbeliever. Kaya nga pagka ikaw ay nanalangin sa Lord na matuwid ka, tumatapos. Answer prayer agad. Kahit na gano'n pa kalaki, kalalagi yung problema. Amen? Andyan pa ba kayo? Eh bakit? Eh nananalig ka sa kanya. Meron darating o wala, alam mo, nandiyan ang Diyos eh. Hindi nawawala. Ano pa? Ano yung mga hakbangin? Oh, number one. You must believe.
On the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, "If anyone thirsts, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture has said, out of the heart will flow rivers of living water." But this he spoke concerning the Spirit, whom those believing in him would receive, for the Holy Spirit was not yet given, because Jesus was not yet glorified. Kaya niya sinasabi yan, I am the living bread. I am the living water. Hindi na kayo mauhaw pag uminom kayo sa bukal na tubig. Pag nanalig kayo sa akin. Hindi na kayo magugutom pag naniniwala kayo sa akin. Nagtitiwala kayo sa akin. Kaya dito, hindi pa kasi siya nag-glorify. Kaya ini-emphasize niya dito, kung maniniwala kayo, according to the scripture, out of the heart will flow rivers of living water. Ano ibig sabihin? Kahit natigaw ka, kahit na may sakit ka, kahit nahirap ka sa buhay, mararanasan mo ito. Unspeakable joy ang tawag niya. Amen? Yan, pamayo. Nabubuhay niyo ba? O, palapakan natin. Sino ba kung walking with Jesus? Kahit na wala kang pera? Yaman mo. Oo. Kahit na may karamdaman ka, pag walking with Jesus, wala kang karamdaman. Oo. Ang sarap ko ba nun? Pag-free mo ako, pero hindi nila lang may nararamdaman pa rin. Pero nga, pero hindi nila nararamdaman. Tama-tama lang ito marating sa'yo. Oh? Sino ang nagtitiwala sa Diyos? Okay. Mga co-preachers. Mga viewers. Yung believe, akala mo lang ganun lang yun. Pero pag-believe sa Diyos, di ba yun? Pag-believe sa tao, believe ka sa Kanya. Oh, bilib ka. Pero iba yung bilib sa iyo. Bakit? Hindi mo siya nakikita eh. Nagtitiwala ka eh. Amen? Yung salita niya, dinilindigan mo eh. Kahit yung iba, hindi nagtitiwala niya. Oh, pala kayo. Ang Kristiyano kayo. O, hindi yun. Sinabi ko pala yun nung last Sunday. Oh, pala kayo. Maniwala kayo, hindi. Maniwala kayo sa Bible o hindi. Okay lang. Kung pinapaniwalaan yung pananampalataya nyo na ganyan, okay lang. Kapag lang naman ang Diyos yan. Pero, huwag natin kakalintahan. Huwag iting huli. It is once appointed a man to die. But after this judgment, lahat ng tao na nilalang ng Diyos, maharap yan sa pagsusulit. Sino ang unang harap? Mga hari. Ipagsulit nila yung kanilang sinasakupan, yung kanilang bansa. Oh, kanya nga siya yung mga hari na mga hari. Maprinsipi na maprinsipi. Oh. Sino pang susunod? Oh, yung mga padre de familia. Sino pa yung mga manager? Oh, pinangunuan mo ba yung departamento mo? Tapat ka ba yan? Ano pa? Oh, yung tatay. Tapat ka ba yan sa asawa mo? Pag-Kristiyano ka, alam mo na. Amen? Oh, di sila niniwala ron. Nasa patas pa sila ng law na maraming asawa nun, sila ay hahatulan according to the law. Pero isang pastor, kamalayo, alas 10 na, tumawag. Bishop, bigyan mo nga ako ng idea. May mga nagtatanong at tatalino. Kano pa katalino yan? Mas matalino ba yan sa Diyos natin? Di ba na lang kung wala sa Bible, hindi natin sasagutin. Hindi na sagot. Yung tinatanong eh. Paano na yung mga hindi nabaptize? Eh, dumating ang kingdom of God. O sinabi na ng Lord, eh, nandito na yung kingdom of God, repent or likewise. Yes. O paano ka mag-believe sa repentance mo? You must be baptized in water and of the Holy Spirit. O, paano kung hindi? Meron daw preacher kasi nung nangaral. Hindi na kailangan daw yung bautismo. Ha? Sino nagsabi nun? Religion, yung nangaral. Ano sabi ni Kristo? Mark 16:16, he that believeth and is baptized. Sino nang aral na hindi makapagligtas ng bautismo? Kaya ingat. Mga viewers, ingat. Hindi ko sinasabi na ako lang ang tama. Marami dyan. Ang Bible ang tama. Ang Holy Spirit ang tama. Maraming mga galing na mga aral. Nauna na. Pero ngayon, in-emphasize lang ng Lord. Bakit po? Eh maraming tutulog-tulog eh. Hanggang ngayon eh, pag may nangaral, iba na. O,
Hindi na naniniwala sa Holy Spirit. Bakit? Hindi naman daw sila nag-speak in tongues. Hindi niya naniniwala pa naman mag-speak in tongues. Pag ikaw ay preacher na hindi naniniwala sa speak in tongues, hindi darating sa iyo ang speak in tongues. Hindi mo pinapaniwalaan eh. Eh, nagkapatid. Eh, napakahirap. Repentance. Tingnan nyo. Repentance to them. Repent. And let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Paano raw? Ano yung susi ng kaligtasan? Repentance. Yung repentance dyan, genuine. Talikuran. Yung iba nagre-repent, pinabalikan. Kaya hindi sila nakakatanggap ng Holy Spirit. Iba na lang Diyos eh. Nagpa-baptize ka. O, di ba na lang ka? Bakit hindi nakakatanggap ng Holy Spirit? Sinabi, receive the gift. Ano yun? Give. Pag sinabing give ka no, regalo. E bakit hindi nakakatanggap? E nag-repeat nga. Nagpa-baptize nga. May mga kahinaan ng tao. Tatandaan nyo, lang tayo dito may kahinaan. Ang Lord lang nakakala. Amen? Oh, pero pagkadalisay ang puso mo, at yun, ay sigurado, pagtaas mo pala yung kamay mo, presensya ng Lord, maramdaman mo. Hindi malayo ang Diyos. Pero sinabi ng Lord, hindi ako malayo. Malapit ako, nasa puso nyo ako, nasa bibig nyo ako, nasa isip nyo ako. Ganyan ang Diyos ngayon. Kasi pumapasok na ang Diyos sa katawan ng tao. Did you not know that your body is the temple of the living God? Kaya sabi mo siya katabi, mapalat ka. Pero kung pumapasok ang Holy Spirit, ikaw na yung templo ng Diyos, kaya ikaw na yung nagliliwanag. Oh, alam niyo po, pagpuspos ka ng Holy Spirit, at demonyo may marka. Marka. Ano? Ano ka ng demonyo? Bakit? Eh, yun na yung anak ng Diyos eh. Oh, mga demonyo ito, alis muna tayo dyan. Kasi puspos eh. Magpipreach yan. Umahawi yan, pangangalan nyo. Ano yung umahawi? Lumalabas, kaya nga lumalabas sa mga demonyo sa ano na, you can cast out demon. Ngayon, pagpuspos ka lang, pag nilihas mo, lumalabas yung mga confusion, the spirit of poverty, the spirit of sicknesses and illness. Pero mo, mga kapatid, bakit puspos ka eh? Templo ka na ng Diyos eh. Pag naglalakad ka, kitang-kita ka ng Diyos na ikaw yung ilas. Ngayon, kung kaya mo na, eh, huwag kayong matakot pag nilihas kayo, baka mamamatay. Napapangunahan nyo eh. Mamamatay talaga yan kung nagduta ka. Kaya hindi gano'n ang Diyos natin pag nanalig ka sa Kanya. Gano'n, hindi ka pamamaman. Sinabi lang, hindi ka mapapaya. Lahat ng lumalapit sa Kanya ay hindi mapapaya. And everybody say amen. Lalo sa gawain ng Diyos, hindi ka papaya ng Diyos. Para yung glory niya makita sa gawain ng Diyos. Makita sa buhay niyo. Makita sa pamilya niyo. Makita sa hatap buhay mo. Yung glory ng Diyos sa buhay mo, makikita. Ay, ang tindi mo pagka gano'n. Amen? O, ngiti naman dyan. Parang seryoso na tayo. Oh. Yung iba, lalalim na. Hindi nagkakapanggap, kaya pinapangaralan natin eh. Nag-repent, nag-baptize. Hindi ka mapuspos. Yung iba, puspos na. Pero, tumitigil eh. Alam niyo, ang Holy Spirit, napakatalino. O minsan, nag-grip, umalis, pero bumabalik pag nalugod mo ang Diyos. Kasi ang Holy Spirit, hindi pwede magtagal sa mga salanan. Holy yan, Diyos yan. Hindi pwede makipagniig ang Diyos sa tao. Kaya nga, pagpuspos ka ng Holy Spirit, eh, talagang pagdating ng rapture, kasama ka. Bakit? Eh, Diyos yun eh. Yung Diyos na sa'yo eh. Oh. Kaya walang kaya. Kaya nga, ang buhay ng Kristiyano na puspos, hindi niya alintana yung kahirapan. Hindi niya alintana yung sakit.
yung mga problema? Oh, ganyan ito eh. Taas niya na sa pangalan ng Lord yan, mamaya, nakaano na yan. O, nakangiti na yan. O, ganun po. Simple lang ang buhay, hindi komplikado. Sabi mo sa sarili mo, simple lang pala ang buhay, hindi komplikado. Nagkasama mga Diyos, masaya. Oh, ayan. Yung iba, hindi masaya pagka masaya ka. Nakakita ka na masaya ka, hindi masaya yung iba. Oh, bakit? Yun ang tanong. Bakit hindi sila masaya? Bakit kinain kita? Hindi mo alam, nag-iilaw ka. Hindi mo alam, nag-uwarning sa'yo ng Lord, share mo siya. Kaya nainis sa'yo yan eh. Para maging kaibigan mo, para hindi may nainis sa'yo, ano gawin mo? Ha? May nainis ka rin? O din, nagkainisan na kayo. Nag-iilaw ka nga eh. Digitihan mo, para eh, suplado pa rin. Oo. Kapit bahay mo, hindi ulit kaluhan mo pang Pasko, ginam mo. Pag Pasko, dami ng kaibigan ha. Bagay yung Spirit of Giving, Spirit of Christmas, kasi binibigyan lahat ng Lord ng pagkakataon na umibig at magpatawad. Amen? Pagkuskus ka, hindi mo papansinin ang mga yun. O kahit na nakangiwi sa'yo, nakangiti ka. Siya talo eh. Lagi kang panalo. Sabi mo, lagi panalo. Sinasin ang Lord yan eh. If you believe that Christ is the lead, the Son of the living God, 1 John chapter 5, pag naniniwala ka raw na si Kristo ay living God, Son of the living God, you are born of God. Ano pa ang quality ng born of God? If you are born of God, you overcome the world. Oh, ang dami victory sa buhay mo. Ano pa? If you are born of God, hindi ka nagpapatuloy, you're sinning na. Hindi ka nagpapatuloy sa pagkakasala. Hindi ka slave ng kasalanan, napalaya ka na. If you are born of God, ano? Minamahal mo yung kapatid mo. Kahit na nakakainis yung ugali niya. Kaya? Oo. Unti-unti kakayanin sa tulong ni Lord. Hindi naman yung perfect eh. Pero isang araw, kaya mo na. May posible ba sa Diyos? Wala. Ano ba? Mali po, may naawang viewers. Kapag ako ay pisipisya, bigyan ko siya ng gadgets para talagang na, parang nasa channel 7. Hindi, puto yun. Ang maganda ng mga boses, sino manunod sa atin? Parang kalimbang yung boses ko dyan. Kahit na gano'ng kaganda rito pagdating sa media, iba na. Kasi yung kinagamit po natin eh, gadgets, yung kahit pinagadgets eh, yung walang gadgets na. Yung maliit na kwan katin. Repentance ha? Pag sinabing repentance, magpapaptize kayo in Jesus Christ. Matindi po ito. Oo, mga viewers, matindi ito. Oo. Bakit ang tanong? Bakit yung iba nag-speak in tongues kahit na ipaptism in Jesus' name? Ang Diyos ang nakakalat. Kasi depende sa pananampalataya nila. Tatandaan po natin, may judgment day. Hindi tayo pwedeng mag-judge sa Diyos lang. Pwede tayo mag-judge na hindi sa kaligtasan. Yung judgment, yung righteous judgment, itong ginawa mo, o titimpangin natin, oh, ito yung tama. Yun ang righteous judgment. Di ba nag-judge ang mga judge? Di ba nag-judge yung barangay? Oh, may righteous judgment kasi. Pero pagdating sa kaligtasan na eternity, spiritual, ang Diyos lang pwede mag-judge. Kaya sabi na, judgmental ka. Kaya yung iba, hindi na pwede siya magsalita ng righteous na judgment. Did you not know that judgment starts in the house of the Lord? Ang ibig sabihin, i-assess mo yung pamilya mo, i-assess mo yung katayuan mo, i-judge mo kung tama, pabalansin mo. Tama ba yung ginagawa ko? Tama ba yung ginagawa ng asawa ko? Tama ba yung ginagawa ng anak ko? O, ganun po.
Kaya matatanggap mo talaga yung Holy Spirit. Gusto na rin matanggap natin. Number one, belief. Okay na yun. Number two, repentance. Okay na rin yun. Number three. If you then being evil know how to give good gifts to your children, how much more will your Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Una, hindi nila natatanggap ang Holy Spirit, yung paniniwala nila makakaw. Hindi sila nagtitiwala. Hindi sila naniniwala sa Holy Spirit. Baptism. Ang paniniwala sila, may Holy Spirit na sila, no, tinanggap nila si Lord. Ang sabi ni Lord Jesus Christ, you must be born again by water and of Spirit. Ang dalawa yan. Sinabi na yung apostol ni John the Baptist, yung darating sa akin, bago sa akin, yung darating na susunod sa akin, hindi ako karapat-dapat na magdala ng kanyang sandalyas. Binabautismo ako kayo ng tubig sa pagsisisi. Pero siya yung magbabautismo sa inyo ng banal na Espiritu. Sino yun? Si Jesus Christ. O, kaya may baptisin. O, bakit? Hindi sila naniniwala. Nagre-repent sila pabalik-balik. Hindi sila hinihingi nila sa Diyos. Kotse, bahay, trabaho, magandang boyfriend, wakong boyfriend, mga lahat para sa kanila. Yung para sa Diyos. Para makompleto ka. Ano sabi ng Lord sa Diyan, sa Book of John? Until now, you have not asked anything in my name. Ask that your joy may be full. Ano ba hiningi niyo sa Lord? Ang dami na tayong hiningi. Lord, naputulad kami. Tungtungan mo naman yung kurinti namin. Ang gagawin mo kami, kurinti ka. Di ba na? Lord, makabayad ako ng obligasyon. Makabayad ka na. Ano ba? Ano, mag-aaral, Lord? Kurumagwit na. O lang, puro addition eh. Eh, paano naman yung kay Lord? Meron ka na ba hiningi sa kanya? Hiningi mo na ba ito? Eh, hindi nyo alam ito ang sikreto ng buhay ng tao? Kompleto ka na pag meron ka na nito? Kompleto ka na lang, may karamdaman ka? Ito ang magpapagaling sa'yo. Hirap ang bulsa mo? Ito ang magpupuno niya. Confused ka? Ito ang magkakaroon ng kapayapaan. Nalulungkot ka? Ito ang comfort mo. Sinabi ng Lord eh, hindi ko yung iiwanan na luhaan or bad. I will send the Holy Spirit to comfort you. Sinabi ng comforter, ay, ang sarap ng buhay. Di ba? Pag may comforter pa, pag kiniginaw ka, may karangang mga comforter. Wale, hindi tumatakos yung ginawa mo. Ay, comforter ko yung misis ko. Kinukomplito nga eh. Para hindi ka naniwala na comforter yung sinister nyo. Ano yan? Consumisyon? E dapat yung Mr. and Mrs. comforter na pwede sa atin. Kaya na may sigalot sila minsan, nagkakatalikoran sila. Pag nagkaharap sila, uy! Wah! Hindi ka doon. Ang ganda mo pala. Dapat ganun. Nagko-compliment lang kayo. Amen? Nagsawa na ba kayo dahil matagal na? Nagsawa na ba kayo? Ay, tatatay niyo. Huwa. Hindi mo pwede. Ay, mga kapatid. Mga pastor. Hindi natin pwede lukuin ng Diyos. Nangangaral ka tapos nagkakasala ka. Yan ang mga kaso ng mga churches eh. Kadalasan ng preacher, tatanda niyo huwag ko. Hindi si Brother Isa. Hindi si Brother Andrew. Huwag niyo nating na si Misha. Kaya ng panahon. Kaya pag hindi ka puspos ng Holy Spirit, ako, mga kapatid. Kung kontito yung tanong doon ng karunungan, pagpuspos ka niya. Humingi ka sa Diyos. Dami ka nang hinihingi sa Diyos. Yung Holy Spirit na pinakamatitin mo hinihingi. Bari, hindi mo natanggap ngayon ang Holy Spirit. Tulungan mo ba ako? Nasabi naman na sa'yo, Lord, ito kahit na ano, so good. Nasabi naman na sa'yo yan.
Through your conscience, yung Holy Spirit, mangungusap sa'yo eh. Lord, tulungan mo ako. Wala na akong alam na kasalanan ko na ginagawa ko. Oh, mamaya kaya, pag nakita ng Lord yung pusilat yung puso ko, okay, matakot ha. Wari, nagsisigaw kayo doon sa kwarto nyo. Huwag kayo matakot. Sabihin nyo sa asawa nyo. Sana mananalo nyo. Wari, bingi ako ng Holy Spirit ha. Mamaya, matakot ka sa akin. Kapaluhin mo ako. O, ano nangyayari sa akin? Kung sino na tatawagin mo dyan, takulang pa na. Ba? Sabihin mo. Kapag bang muspos ka po ng Holy Spirit, nag-speaking tongues ako. Diba? Ano nyo? Sabihin nyo yung asawa nyo. Huwag matakot. Wari, unbeliever. Ano ba? Para may pagtukan kita, may pag-pray kita. Para isang araw, dalawa na tayo pupunta sa Diyos. Dapat ganun tayo. Ano raw ang hingin? O, yung mga parents ko na yan last week. O, ano ba? Open. Sumunod ka lang, kita niyo isang araw. May ulis. Maramdaman mo talaga. Ang bagong buhay mo, takot ka na gumawa ng kasalanan, tatakot ka, alam mo, 24-7 nandiyan ako. Ibig sabihin na katakot ka. Hindi ka nga lang na natatakot ka na mag-speak in tongues, i-practice niyo yun. Alam niyo kung mag-speak in tongues kayo, grabe, damdaman niyo yung presensya ng Lord. Ang speak in tongues kasi, other tongues yan, may gift of tongues ang tawagin. May gift talaga, kaloob. Ano yung nag-speak in tongues kami ni Pastor ang kanya. Ay, pinapakita na rin yung power niya. Sa mga hindi mananampalataya yun. Kayo, ang speaking tongues ngayon, interpretation, pag tayo na. Interpret na yung sinasabi. Para lumakas ang iglesia. Tumatag ang iglesia. And we are His, pasahin natin, sumusunod ka sa panuntunan ng Diyos, sigurado yan. Ang tawag yan, pasok sa banga. Diba? Sinasabi na, ay, pasok sa banga! Ibig sabihin, okay. Diba? Pag sumusunod ka sa Lord, God cannot withhold His words or His promises to you. Pag ibinabalik mo na sa Kanya yung pangako niya, hindi niya pinipigilan yun kasi utos ngayon. Hindi niya pwedeng sa panahon natin ngayon yung nabitiwan lahat ng mga pangako ng Diyos. Magtiwala ka dyan. Manampalataya ka dyan. Menyo mo yung buhay ng manampalataya. You can see the glory of God in your life. Amen? Yan o, simple lang. How do we obey? Partial obedience. Hindi mo matatanggap ang Holy Spirit. Kilala tayo ng Diyos. Kilala ng Lord ang kanyang nilalang. Ito, nagpunto, pag kumaling ito, hindi naman ang palataya, wala na yan. Pag naghihingi, pag nakuha niya ang gusto niya, alayan. Alam ng Lord. Alam ng Lord. Alam niya yung future natin eh. Kaya nga, pag nagpapatuwid tayo sa Lord, ay nagkamali po ako. Repentance. Magpaliklob ako sa iyo. Pasensya ka na pa rin. Patawad ko. Humility. Magpapakababa. Yun ang obedience. Pagkala nila yung obey sa command. Obey all His commands. Hindi ka pwede magpartial obedience. Ay, mabait ako ngayon kasi rito. Bukas, medyo hindi na ako mabait. Tapos mag-despite-pahitan lang ako po. Tapos hindi na nga kaya problema. Dumating na nabiyalis, upiin. Ay, mga minamahal kong kapatid, sino umatin ng online prayer meeting? Taas ang kamay. 1, 2, sige, taas nyo. May mahila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16. Ito ah.
paano ka nalalago sa pananampalataya? Busy-busy ka na sa sarili mo. Ano ba naman yung isang oras? Manalangin tayo ng 30 minutes. Tuwing Sunday, ay tuwing ano? Friday. Ang dami kayong mapupulo doon. Hindi na nga kayo pupunta rito eh. Hindi na nga kayo mamamasahe. Doon na lang kayo sa kwarto nyo. Baka yung iba, naka-on, iba naman ginagawa. Alam din ang Lord yan. Paano mo matatanggap? Paano mo hindi mapipigati ang Holy Spirit? Yung mga simpleng bagay? Ano sabi niya? And we are His witnesses to these things. What things? Ano yung mga bagay? Yung mga bagay na kalooban ng Diyos. Sinusunod mo. Ikaw na ngayon yung saksi. Na ano? And so also is the Holy Spirit. Ano raw? Eh kung wala ka nito, tatanda natin, may Espiritu ka. May Espiritu ka ng Diyos, kaya buhay ka eh. Pero yung Holy Spirit, iba yun. Regalo yun, kabuuan ng kaluluwa mo yun. Lahat ng tao, may Espiritu. Espiritu ng Diyos meron. Kaya pag namatay ang tao, yung Espiritu ng tao, babalik sa Diyos. Kasi pahiram lang yan. Yung katawan pupunta sa simenteryo. Yung kaluluwa, yun yung hindi namamatay, yun yung i-judge. Yun yung lalagyan ng katawan na hindi nabubulok. Kaya sa judgment, kung ano yung sura mo dito, ganun din sura mo doon. Mas maganda pa kasi glorified body ka na. Kaya yung mga host kan doon, alam na nila kung saan sila pupunta. Hindi na isa-isa ng Diyos yan. Bakit? Hindi yung mind natin parang computer. Alam mo ba, kakarapat-dapat ka sa Diyos o hindi? Diyos yun eh. Yung sa tao, nagkatsala ka, hindi mo na matignan ng diretsyo. Diyos pa kaya? Alam niyo mga kapatid, napakabuti ang Diyos namin. Alam niyo kung bakit? Meron mo Gentiles tayo. Dahil sa pananalig natin kay Kristo, kaloob ng Holy Spirit, sumunod ka lang sa Kanya. Bakit? So also, Holy Spirit, kung ka, sino na nagbigay? Diyos! Kanino niya ibibigay? To those! Obey! Kaya posible na hindi mo matanggap yan. What are the hindrances? Tignan niyo. Tapos sabay yan, meron pa. Praise God! Kaya magpuri ka sa Diyos para matanggap mo siya. Ito yung ang pangin, ha? Believe, repent, ask God. Yung ito pangapan? Obey and praise God. I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt. Open your mouth wide and I will feed it. Ano ka na magpuri? Your Lord is the Lord. Eh, paano kapupuspusin ng Diyos? Magpuri tayo sa Diyos. Ano raw ang pagpuri? Pag magandang boses mo, ano raw? Diba? Mga singer. Mga kwan, paano kayo dito kapawit? I will praise the Lord in the morning. Pagandaan? You will open your mouth. Mas malaki ang mouth, mas maganda. Yung iba na hihiya eh. Eh, paano ka pupuspusin ng Lord? Say, hallelujah, sabi ng preacher. Hallelujah. 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 Tapos na. Kasi natin, sabihin hallelujah, hallelujah Lord, hallelujah. Pakita po sa Diyos na kailangan mo yung Holy Spirit. Paano kaganahanan mo sa'yo? Hallelujah. 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 Alam ng Lord kagad kung tayo ng Diyos ay hindi mindset para hindi magligtas. Ang kanyang
dahil nga ang hindi malayo para hindi kanya makita. Ano raw ang kailan? Ngunit ang inyong kasalanan, kasamaan, ang nagpapahiwalay sa inyo ng Diyos. Ang inyong mga kasalanan, ito yung iniquities, kasamaan. Mga kasalanan nyo ang nagpapalayo sa inyo at hindi nyo makita yung presensya ng mukha nyo sa inyo para hindi kayo pakinggan. Bakit? Yung inyong mga kamay ay punong-puno ng dugo. Ano yun? Magja-judge kayo eh. Puro kayo eh. Nagko-complain kayo. Sinampurin ng Lord. Nangungupit. Nasama na ginagawa ng kamay natin. Punong-puno ng dugo. Ano pa? Bakit punong-puno ng dugo? Mananampalataya ka na. Wala ka pang ginagawa. Kawawa yung mamahal nyo sa buhay. Ano sabi natin? Ginawa kitang bantay. Sa bukong sikaraya. Ay, Ezekiel, ginawa kitang bantay. Palalaanan mo sila. Pag wala kang ginawa, isingilin mo sa kanila, sa iyo yung mga tungong nila sa kamay mo. Hi! Hello po sa lahat po. Mga kapatid, patuloy po tayo manalangin sa Panginoon. Huwag po tayo mawawala ng pag-asa sapagkat ang Panginoon po ay napakabuti at dakila po sa lahat. Salamat po sa Diyos at patuloy po niya tayong binibigyan ng buhay, kalakasan, upang tayo patuloy na magpuri at magpasalamat sa ating Diyos na buhay. At sa araw po ito, mga kapatid, sa lahat po ng mga sumusubaybay dito po sa ating programa, malaya niyo pong tanggapin ang ating Panginoon bilang tagapagligtas. Kagaya po ng sinabi ko sa inyo na hindi po natin hawak ang ating buhay. Kaya siguraduhin po natin na tayo po ay naligtas sa pamamagitan po ng pagtanggap ng gospel ng ating Panginoon. At sa lahat po ng nais na makasiguro na sila po ay maliligtas, wala po kayo ibang gagawin kundi manalig po kayo sa gospel ng ating Panginoon. Subukan niyo po at gawin po natin na ito ay maging totoo sa ating buhay. Kaya sa lahat po, naiyayahan po namin kayo na sumunod po kayo sa maikling panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoon upang tayo po ay makalapit ng malaya sa ating Diyos na buhay. Lahat po ay naiyayahan po na sumunod sa maikling panalangin ng pagtanggap. Ipigil po natin ang ating mga mata, itaas po natin ang ating dalawang kamay at sumunod po kayo sa maikling panalangin. Ama banal na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na buhay, salamat po sa oras na ito. Kilala mo po ako. Lumalapit po ako sa iyong banal na trono. Nagpapakumbaba sa aking sarili. Napatawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakasala na nagawa sa iyong harapan at sa aking kapwa. Patawarin mo po ako. Linisin mo po ako at gawin mo po akong karapat-dapat na maging anak mo. Linisin mo, Diyos, ang aking kaluluwa. At sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas sa aking buhay. Tinatanggap kita bilang kaisa-isang Diyos. Pag-arian mo po ako, linisin mo po ako, at patawarin mo po ako sa mga sandaling ito. Maraming salamat po sa kapatawaran at kaligtasan na aking natamo. Ito po ang aking samot na langin sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan mo po, Panginoong Yesus. Amen. Ang tinanggap po natin ay ang ating Panginoon. At huwag po kayo mag-atubili na tayo po sumunod sa pangalawang sabi ng Panginoon na ang sino mang mabautismohan sa kanyang pangalan ay maliligtas at tatanggapin po natin ang kaloob ng Holy Spirit. Huwag po kayo mag-alinlangan, mga kapatid, pag sinabi po ng Lord na ito ang paraan ng kaligtasan gawin po natin at maniwala po tayo sa gospel ng ating Panginoon. At maraming salamat din po sa pagkakataong ito na i-announce po namin, mga kapatid, yung ating bagong time slot po sa ating YouTube. Year 2022 po, tayo po yung kakaroon ng umagang pagdiriwang o Sunday service po. Every Sunday po, tuwing umaga na po. 9 to 10 ng umaga po ang ating bagong slot. At inayayahan po namin kayo na manood po sa ating bagong slot. Inuulit ko po, 9 to 10 po ng umaga ang ating bagong time slot po sa YouTube.
Manood po kayo sa ating programa dito po sa JCLGAA at tayo po ay patuloy na mapagpala ng ating Panginoon. Maraming salamat din po sa lahat po ng ating mga kapatiran at sa lahat po ng ating mga viewers na walang sawang sumusuporta sa gawain ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Salamat po at tayo po ay sama-samang manalangin sa Panginoon na ang taong na ito, year 2022, iba yung pag-asa, iba yung kasipagan, iba yung pagbangon mga kapatid, at iba yung kalakasan at buhay ang ibibigay sa atin ng Panginoon. At tayo po'y patuloy na magtiwala sa ating Diyos sapagkat God is good all the time. Salamat po ng marami. God bless us all.